Unahin na natin guys ang tangke ng ginawa nating bolt and action marble gun. Kung mapapansin nyo sa ating tangke, gumamit lang tayo dito ng PVC pipe na kulay blue. Kung mapapansin nyo guys, dinoble natin siya para mas matibay. At sa ating tangke ay may tatlong division. Ang unang divider na nilagay natin, lata na ang butas ay kasinlaki ng jolen. At ang pangalawang divider naman, binutasan natin yung lata ng pako ng sukat naman ay ditres. At nilagay natin ito sa loob ng tubo. Napakahalaga na dapat matibay at maayos ang pagkakagawa natin dito sa tangke. Kasi dito nagsisimula ang pagsabog. Kapag inispray na natin ito ng denatured alcohol at pinindot ang igniter, magkakaroon na siya ng malakas na pressure sa loob na yun ang magtutulak sa bala para tumalsik at pumutok. At ganito naman ang itsura ng isang igniter o ignition. Ito ang nagsisilbing mitya o start para umapoy ang inispray nating denatured alcohol sa ating chamber. Madalas natin itong makita sa ating mga shilin na ginagamit sa lutuan katulad ng gas stove at makikita rin natin ito sa mga lighter. Happy birthday to you! Ang ginamit nating igniter sa ginawa nating denatured marble gun ay mula sa shilin. Dahil mas malakas ang pinuproduce nitong kuryente na magdudulot sa ating marble gun para hindi magmintis. Kinonvert lang natin ito at ni-repair mula sa original niyang mechanics na dipihit papuntang dikalabit para maging trigger. At ito na ang kanyang itsura. At bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala kay Jaden Riles sa kanyang napakagaling na pagbo-voice over. Da 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 da. Next naman guys, ganito ang itsura ng bolt sa ginawa nating denatured marble gun. Kung mapapansin nyo guys, gumamit lang din tayo dito ng mga PVC pipe, PVC plastic. At kung mapapansin nyo, ang hawak nating PVC, nilagyan natin yan ng flexible na alambre. So, diskartehan mo na lang kung paano magagawin yon. Ang purpose naman yan, para yan yung hawak sa jolen para steady lang siya sa isang lugar. Kasi kadalasan yung target natin, minsan pababa, minsan pataas. Kapag walang lock yung jolen natin, pwedeng mahulog yun. So, yun yung purpose niya, pinaka-stopper. At next naman, ipapasok lang natin siya ulit sa isa pang pipe. Then, lalagyan na natin siya ng black screw. Yung black screw, yun yung magiging bolt holder natin. Parang pinakakasahan na siya. At ang kaganda naman, ang advantage ng ganitong klaseng design ng bolt, makakaiwas tayo sa pagsabog ng tangke. Kasi kadalasan, yung jolen hindi pantay-pantay. May malaki, may maliit. Kapag ang jolen na naipasok natin ay malaki, pwedeng mag-cost sa barrel para magbara at sasabog ang tangke. Sa ganitong design, yung ginawa nating butas na yan, saktong-sakto lang dyan yung jolen. Kapag pumasok dyan yung jolen, ibig sabihin qualified siya na makadaan sa barrel. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano pagganahin o i-operate ang ginawa nating marble gun. Kung mapapansin nyo, natatanggal ang kanyang shoulder stock at ang kanyang barrel. Ganitong design ang ginawa natin dahil mas komportable itong dalhin dahil sa removable niyang design. At madali lang natin itong itatago, pwede nating ilagay sa bag. At hindi masyadong halata na airgun ang dala natin. Ginamitan lang natin ito ng male at female adapter sa kanyang shoulder stock. At PVC pipe naman sa kanyang barrel. At ito na ang kanyang itsura. Subukan na natin siyang pagganahin. Ang ginamit natin dito ay denatured alcohol at nilagay natin sa sprayer. I-spray lang natin ito sa loob ng chamber. At pagkatapos, itatakpan na natin ito. Subukan na natin kung gaano kalakas ang ginawa nating denatured marble gun.